Mga guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nag-umpisa sa YouTube. Noong August 25, 2019, nag-create ako ng YouTube account ko. At that time kasi, gusto kong i-YouTube yung mga binibinta kong bahay, paano mag explain sa tao regarding my life insurance business also. So nag-create ako ng YouTube account. Then later on nakikita ko sa mga channel ng mga YouTubers na sila pala ay kumikita. So, nainganyo akong nag-aral. Pinag-aralan ko regarding sa YouTube. Yung pala, may mga requirements na dapat mong ma-achieve bago ka ma-monetize. So, maraming pinag-aralan. Maraming dapat malaman tungkol sa pag-YouTube. May mga actually nung nag-umpisa ako sa zero talaga. Ang ginagawa ko, pinipilit ko pa yung mga kaibigan, mga anak ng kaibigan namin para mag-subscribe doon sa channel ko. So ang una kong subscribers I think is 16 years old high school student. So, sabi ko sa mother niya, pwede bang ano, sabihin mo sa anak mo na mag-subscribe naman sa channel ko. Kasi at this time, sabi ko at the time, zero pa, wala pa akong subscribers. So, inask ko yung mom niya kung pwede siya mag-subscribe. Then, yung bata ay very cooperative naman, so nag-subscribe siya. So, siya ang kauna-unahang subscriber ko sa YouTube. Then later on, habang tumatagal, pinapapag-aralan ko na yung takbo ng YouTube. Kala mo palang pumunta sa mga live stream. Tapos kala mo makipagkaibigan sa mga kung sino-sino. Basta may channel, kala mo silang kaibiganin. Then late na na-find out ko pala na mayroon pang requirements na public subscriptions. So, ang requirements is, at this moment, aywan ko kung nagbago na, pero so far yung pang alam ko yung 1,000 subscribers at saka 4,000 public watch hours. So, pag na-meet mo yung requirements na yon, then mag-a-apply ka ng monetization. Depende sa pag-apply mo. Ako kasi in 2 days na-approve na yung na-monetize na yung channel ko. Pero marami pang pagkakamali na nangyari. Marami pang mga experience na nangyari bago na monetize. Noong una nagla live stream pa ako yung mga 1 hour every day, 2 hours. I even had 10 hours a live stream. I think that was January. Naalala ko pa yung nag 10 hours ako. Pero ang ginawa ko kasi noon, nag 10 hours ako pero live silent live stream yung about 3 hours. So yun, marami pa, marami pang dapat pag-aralan. May mga words pa na dapat mong aralin para hindi ma-spam yung mga comments mo. Katulad ng mga words na amazing. Yan. May spam yan pag yun ang ginamit mo na word. Yung wow. Yan, ayaw na ayaw ni Whitey yan.
Yung congratulations. Ayaw niya yan. Sigurado yan may spam sa... Mapupunta sa spam yung comments mo pagka ginamit mo. Marami pang mga words na hindi dapat gamitin pagka nagko-comment ka. Sa kailangan, pag nagko-comment kayo, lalo na sa mga bagong YouTubers, kailangan na palaging ang comments nyo ay regarding doon sa video na napanood nyo. Huwag kayong maglalagay ng ibang comments. Bihir lang yung nakakalusot, pero mostly kasi pagka nagko-comment kayo at wala sa topic, wala sa video, usually na lalagay sa spam yung comments nyo. So at the time, ang ginagawa ko kasi noon, sub ako ng sub. Sub ng sub. Yung pala, na-over subscription ka na against your subscribers. So hindi rin pwede yung kailangan balance. Kailangan, let's say, 50 ang subscription mo. Kailangan yung subscribers mo, 50 rin. Kailangan balance. Balance palagi. Hindi pwede yung mas marami yung subscribers mo at mas maliit yung subscriptions mo. Hindi pwede yun. Hindi rin pwede yung mas marami yung subscriptions mo pero mas maliit yung subscribers mo. Kailangan palaging balance. So, kailangan kung mamumonetize kayo, ang advice ko lang, lalo na sa mga bago na malapit ng mamonetize, iwasan yung mag-privatize ng mga videos nyo. Kasi kung pinara-private nyo yung video nyo, video, mga videos nyo, kunwari, mayroon kayong video, gusto nyo itanggalin, i-delete, or i-private, huwag nyo munang gagawin yon kung nag-aantay pa kayo ng monetization. Bakit? Kasi it will, the watch hours, the public watch hours of that video, which you privatize, it will go against your WH, your public watch hours. So, kailangan, pag hindi pa kayo monetize, kailangan huwag kayong mag-private ng mga videos nyo or huwag kayong mag-delete. Kasi nangyari sa akin yan, bago ako mamonetize, actually at that time, I was under review already. Pero may nag-advise sa akin na I can privatize my videos already. So, ginawa ko. Ang ginawa ko pa naman, mga private ko pa naman, yung mga mahabang LS live stream, mga 10 hours, 5 hours, 6 hours. So, nung nag-apply ako ng monetization, tinignan ko yung application ko kung ano na yung progress. Tapos nabigla lang ako. Nabawas sa 4,000 public watch hours ko, nabawasan ako ng 1,300 public watch hours. So nabigla ako, nagtaka ako bakit nabawasan. So si mayroon akong yan, yung mabait na kaibigan natin, si Sebens Ustok. Sabi niya sa akin, kuya, bakit naka-private ka na, i-under review ka pa lang, sabi niya. Oh, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kasi hindi ko alam yun eh. Sabi niya, i-public mo ka agad kasi nabawasan ka pala ng 1,300 public watch hours. So, kailangan ibalik mo lahat sa public yung mga private mong video. So, ginawa ko kaagad. Then, after 2 days, binalik ni YT yung public watch hours ko. So, under review ulit ako. So, within like, after a day, isang araw, na-approve na yung monetization ko. So, nagpapasalamat ako kay Sebens Ustok. Ayan, mga monetized channel na yan. Malaking bahay na yung mga yan. At saka si, of course, my favorite YouTuber. Of course, hindi mawala si Zuzan or Susane Zoko.
or Filipina and Turkey. Yan ang mga masugid kong mga or very helpful sa aking pag-angat sa YouTube. Sila ang dalawang tumulong sa akin. At siyempre yung mga iba pa, sila Pinay Ski in Norway, sila Pinay Vloggers in Norway, sila Ayumi Journey, sila Jerry Tumolto, sila Kuya Marlon, at marami pang iba, hindi ko na sila mababanggit. Yan, si Donna Cecilio, sila May Bulawan, sila Jerry, sila ako si Jan, sila Robilen Tiel, si Batang Marama, si Mr. Rex Vlogs. Sila actually ang nagpaangat ng WH ko dahil sa mga tulong nila. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa mga, siyempre mga bagong kaibigan ngayon, marami ng kong bagong kaibigan na sinusuportahan at sinusuportahan din nila ako. So, maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako na-monetize sa larangan ng YouTube. Thank you very much. Please don't forget to share, like, and subscribe. At siyempre, don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video or pag magla-live stream ako. Salamat at good luck sa inyong lahat.